If it is, TJ again from Automotion, and welcome back again. So, dito naman tayo, may natapos na tayong Projector. So, natapos na natin yung EF8 TRX. Yun, pakikita natin sa video natin yan. So, in TRX, tapos na natin siya. Yung unit galing sa, din sa atin, galing sa Jump Race, import natin sa Japan. Tapos, yung first owner nitong TRX, nabenta dun sa customer natin ngayon. So, ang dati niyang color is maroon, white, tapos yung strip to metal natin. Yan na yung kulay niya. Yun. So, alam naman ng karamihan na nagbubuo o kaya mga nag-restore na medyo mahirap na rin yung mga parts nito kasi 1989. Tsaka, hindi na ganun kadali maghanap ng sariwang parts. May brand new. Swerte pag may nakuha ang brand new. Pagka mga surplus, so medyo mahirap na rin tayo maghanap ng sariwa na surplus. Luckily, meron tayong mga suppliers and customers and mga kakilala na nagbigay sa atin ng parts. Na nag-lead sa atin kung saan merong available na parts ng CRX. And mag-start tayo dito sa engine bay. Ito yung engine bay niya. Nakatok. Tapos, nirefresh natin lahat. So, ito dati, kalakalawang na to. Inayos natin. Tapos, yung engine and transmission, sinandblast natin siya. Tapos, naglagay tayo ng chemical para tumagal yung linis niya. So, hindi siya painted. Hindi siya painted. Yung mga wires, tinago din natin. So, para medyo malinis yung engine bay. Kasi nag-shave na tayo ng engine bay, tinanggalan natin yung mga ibang butas niya na hindi kailangan. Ito din dati, kalawang na rin to, so inayos natin. Yung cowl, yan pa rin yung cowl niya, hindi tayo nakakuha ng brand new. Wala akong nakita pero inayos natin, i-refresh natin siya. So may biyak-biyak na siya dati, faded na. Yan, okay na ulit. Yung firewall, malinis. Malinis na yung firewall niya. Tapos yung terminals ng battery. Yung battery nakalagay sa likod. So, naglagay tayo dito. Most on bolt-ons lang yung kinabit natin dito. So, para maayos. Naka-EEM na intake. Naka-spoon na radiator hoses. High tension wires, oil cap, spark plug cover. Yan. Tapos yung linya pala ng brakes, inayos natin. Ito. So, ginagyan natin ng mga bali para maayos din siyang tingnan. Wala siyang power steering dito pero convert natin siya ng EPS. Convert din natin siya ng EPS. Para magaan yung manibela kasi medyo matigas talaga yung manibela ng CRX pag walang power steering. So pag umaandar na medyo magaan pero para maayos yung driving ng owner or hindi mahirapan, convert na siya ng EPS. EF8. Tapos ito yung shock badge natin. Dito sa shop, importante sa atin yung mga singit-singit. Lalo na yung sa mga tuktungan ng plata, ng bakal. So, inaayos din natin. Inaayos din po natin. Ayan. Ito po. Malinis din po siya. So yun, regarding sa paint niya, kasi niya on super glossy. Maayos yung pintura niya. Ang ginamit natin dito is Chromax. Tapos Chromax kaya yun. Medyo mataas na clear coat ng Chromax. Okay naman yung kinalabasan ng paint natin. Paint calipers.
naka-spoon naka-spoon na rin niya na rotary disc. Pati yung ilalim, makinis din. Mentorahan din natin. Ito, sobrang hirap na maghanap nito. Yung VTEC decal na yan. SR, ito pa rin yung original niya. Pero may nabibili yung brand new niyan. Meron nabibili. Yung mga black parts pala ng CRX is hindi siya matte black. Hindi rin siya super glossy, hindi siya glossy. So parang may texture siya, kung makikita nyo. Yun yung parang OEM na parang texture niya, hinabol natin. Repainted to, hinabol natin yung parang bukol-bukol, maliliit na parang texture niya. So, dito tayo sa bandang ilalim. Pakita natin yung other chassis niya. Nagpalit na tayo ng Kakimoto na full exhaust. Tapos yung ilalim niya, kung ano yung kinta po nung dito sa labas, ganun din yung sa ilalim niya. Kinta po natin. Hirap gawin yan, ilalim. Yung mga moldings nito, ang hirap na din maghanap ng clips. So, may na-retain tayong mga clips niya. Maayos naman siya. Tapos, itong goma, pinalitan na natin. Naghanap tayo ng kamukha na goma. Yung dati, medyo madami ng biyak-biyak tsaka malutong na. So, yung moldings niya. Regarding sa parts, meron din naman tayo nakuha ng mga brand new na parts. So, windshield moldings, yung weather strip, dito sa pinto, yung goma sa side mirrors, yan. Para walang alog yung side mirror, maayos yung kapit niya. May mga clips, yan, malinis din. So, painted pati yung loob. Painted siya. Sa quarter panel, yung mga goma sa quarter panel, bago din. Medyo madami-dami rin tayo nakuha ng mga brand new parts na available for CRX. Benas tayo, nakahanap tayo ng mga brand new parts. Kasi, yung mga surplus naman, nakahanap tayo ng sariwa ng mga surplus parts. Naglagay tayong hood dampers. So yun, sana overall maayos yung pinalabasan ng project natin kasi sa totoo, mahirap na talaga bumuo niyan. Sobrang hirap na bumuo niyan. Tapos syempre, importante din yung alignment and fittings ng mga panel. Yung gaps, pare-parehas. Dito din sa kabila, pare-parehas. Dito, para pag nagbukas tayo ng pinto, align siya, pati pagsara. Maayos siya. Yung sa gas tank, ayan, pati yung decals dito. Ito yung paint na gamit natin. Chromax. So, dito na tayo sa interiors. Yung interior ni CRX. So, nilinis natin, dinetail natin ng maayos. Yung gilid ng pinto, painted lahat.
top coated din. So, dinetail natin maayos. Para luminis. Yung window switches, kung mapapansin nyo, pareha siyang main. Yung sa kabila, main ng right-hand drive, dito main ng left-hand drive. So, gumagana siya. Steering wheel. Yung upuan. Heat. Leather. Original pa siya. Dinetail lang natin. Matting. Ito yung sa likod niya. Leather din siya. Ceiling. Yung ceiling, naka-glass. Yung roof natin, naka-glass top tayo sa roof. So, yun siya. Ito yung catcher. So, ito. Gumagana lahat. So, nakahanap rin tayo ng mga brand new na ganito. Mga maliliit na ba? Pati ito. Sobrang hirap na humanap niyan. Wala. Parang kulang nga yata ito, pero... Ah, hindi. Nakompleto pala natin. Lahat brand new. Yan. Mga maliliit na detalye natin. Regarding dito sa interior ng CRX, medyo maluwag siya sa harap. Sa likod, medyo masikip. Wala ganang legroom. Pero sa harap, yan. Spacious ah. Ito rin. So, parang suede fabric siya. Medyo mahirap siyang detail kasi pwede siyang mamuti. So, dahan-dahan natin siya dinetail. Kung makikita niya siya. Dito sa likod, plastic. Ayan. Yung wheel well sa harap, ito siya. This fender liner. Ayan. Goma, nakita din tayo. Tapos mga brand new rin na plugs, rubber plugs. Ito din. Yung sa hood, bukasan ng hood. Singer mate din yung ano natin, mga bolts. Yung emblem. Yung sprinklers. Kahanap din tayo. Ito pala yung wing. So, kung mapapansin nyo, parang meron siyang payo dito. Nandyan yung sa wiper. Tapos may sprinkler din siya sa taas. Cover. Nahilo kami kakahanap ng cover. So yun yung interior ng CRX pag titingnan sa likod. Siyempre pati dito, nilinis din natin at pinitrahan natin ng maayos. So yun yung CRX project natin, bossings. Thank you. Sana nagustuhan nyo. And tapos na siya. After almost a year. Yeah. On to the next project tayo. So yun, kita-kits ulit. Thank you. And again, salamat sa mga suppliers,
sa team ko, sa automotion, and sa mga tumulong dito sa build natin. Never ending na pasasalamat natin. At nakakatapos tayo ng mga project cars na ginagawa natin. Medyo mahirap, medyo matagal, pero worth it pag nakita mo na top. So yun, mga boss.